Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo'y natitipon muli bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Hilingin natin ang ating pananampalataya ay tunay na magdulot ng buhay at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, nang ikasyam na taon, nang paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ng tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga kaldeyo. Tinugi sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas
at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Tinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming sasyon ay aming maalaala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos, nang sa amin ay lumupig. Nang alawin namin sila, nang matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming ng ibang bayan noon? Ayaw ko noong ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, ko ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo'y ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo po tayong lahat. Oh!
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa kaharapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati't pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw po din po ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ireneo, isang martir at obispo, isang pantas ng simbahan, isang tagapagtanggol sa pananampalataya. At may isang sinabi daw po si San Ireneo, ang sabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong buhay na buhay. The glory of God is man fully alive. Pag daw tayo buhay na buhay, tayo'y tunay na nagbibigay papuri sa Diyos. Tingnan mo nga ang katabi mo, mukha bang buhay na buhay yan? Sabihin mo, gising, gising, gising. Mabuhay ka. At alam natin ang mga deboto ng Nazareno, ang isa sa mga debotong buhay na buhay, matatapang, malalakas ang loob. Kahapon no ay piyesta sa Baklaran. Nung nagmisa po ako doon, sabi ko, kung may simbahan mang parang kakambalang Quiapo, yun ay ang Baklaran. Sapagkat pareho tayong agos ang mga deboto at marubdob ang mga deboto. At yung iba naninigurado, pag Miyerkules sa Baklaran, pag Biyernes sa Quiapo, tinitiyak talagang makarating sa langit ang dasal nila. Kaya yung iba sa inyo ngayon nandito, pero pag Miyerkules nandun sa Baklaran, sinisigurado ang dasal. At ganun nga talaga, ang mga deboto, lalo na ng Nazareno, kilalang kilala, matatapang, buhay na buhay, masiglang masigla. Pakita nga natin sa mahal na Senyor, masigla tayo, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, buhay na buhay nga, matatapang nga. Ngunit ano bang uri ng katapangan ang dapat manahan sa isang deboto, lalo na ang deboto ng Nazareno? Magandang tignan natin, kasi minsan ang mga kaugalian natin, nababago na ang mga debosyon natin, nasisira at nagbabago sa pagdaan ng panahon. Katulad lang nangyari halimbawa sa San Juan. Ngayon, alam natin maraming tao hindi na natutuwa. Ayaw nang dumaan sa San Juan pag piyesta kasi binabasa ng walang pakundangan. Nasisira tuloy ibang mga gamit. Kaya pag ang debosyon hindi nadadalisay, ibang katapangan ang nangyayari. Kaya
nabubulaan tayo, napupuna tayo mga Katoliko. Kasi yung mga devotion daw natin, naiiba na lang. Ibang katapangan na yung lumalabas. Kaya napakaganda sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin, ano ba talagang katapangan? Ano ba talagang buhay na devotion ang pwede nating matularan? Narinig natin yung ketongin. Lumapit kay Jesus sa Sareno. Tunay siyang matapang. Alam niyo po kung bakit? Dahil nung panahon na yon, bawal lumapit ang mga ketongin sa ibang tao. Naalala niyo nung pandemic, pinagbabawalan tayong lumabas, lumapit, dumikit, kaya nga may distancing noon, naalala niyo? Pag inuubo ka, bawal kang lumabas. Dahil baka may carrier ka, suspect ka, di ba ang tawag noon? Ganun ang ketongin noon. Bawal siya, pero talagang matapang, malakas ang loob. Lumapit pa rin siya kay Jesus sa Sareno at humiling. Ito raw ang unang uri ng katapangan at lakas loob na sana manahan sa atin. Ang hindi natin ikahiya ang ating pananampalataya. Ang ipakita natin, sundin natin ang ating pananampalataya. Hindi magkaiba ang pananampalataya sa buhay natin. Marami nagsasabi ngayon, dapat paghiwalayin yung pananampalataya. Huwag ihalo sa mga batas. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang tunay na deboto, hindi mapaghihiwalay ang buhay niya at debosyon niya. Hindi mo pwedeng sabihin, pag nasa simbahan ako, deboto ako, naniniwala ako sa Diyos. Pero paglabas, okay lang ang patayan. Hindi ako iimik sa kasinungalingan. Hayaan ko na lang masira ang pamilya. Sige, magdiborsyo kayo. Mag-asawa kayo na mag-asawa. Hindi. Sapagkat ang tunay na deboto, malakas ang loob niya sapagkat ipinapahayag niya ang kanyang pananampalataya. At ito, sa puntong ito, alam ko, ang mga deboto ng Nazareno, pasadong pasado tayo. Sapagkat hindi natin ikinakahiya ang ating pananampalataya. Ipinapakita natin sa buong mundo kung gaano natin siya kamahal, kung gaano tayo nananalig sa kanya. Kaya ngayon ba siguro sa inyo, yung mga nakakatanda dito siguro, pinagbawalan pa kayo ng anak nyo, ng apo nyo, huwag na kayong pumunta sa Quiapo, delikado. Matanda na kayo, mahina na kayo, pero nandito pa rin kayo. Hindi kayo papigil sapagkat tunay ngang deboto, matapang, malakas ang loob. Kaya congratulations po sa inyo. Pasado na tayo sa una. Palakpakan nga natin ang bawat isa. Katulad ng ketongin, malakas ang loob natin, ipahayag ang pananampalataya. Ngunit, meron pa raw ikalawang katapangan na ipinakita yung ketongin. Mas higit na katapangan at lakas loob. Napansin po ninyo nung lumapit siya kay Jesus sa Sareno, ang sabi ng ketongin, ano raw sinabi ng ketongin? Hindi niya sinabing, pagalingin niyo po ako. Hindi niya sinabing, tapusin niyo na po lahat ang paghihirap sa buhay ko. Hindi siya nag-utos sa Diyos. Hindi siya nagdemanda sa Diyos. Hindi nga siya nagreklamo sa Diyos, bagamat marami siyang paghihirap sa buhay. Ano raw sinabi nung ketongin? Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Kung ibig po ninyo. Mas madali sana sinabi niya, pagalingin niyo na po ako, kasi pag ganun ang sinabi mo, ang mas natural na sagot, sige na nga. Pero yung hiling niya at tanong niya, kung ibig po ninyo, alam niyo yan, pag ganun ang tono ng tanong, parang sugal yan. Pumupusta ka, hindi sigurado ang sagot.
Pag mangungutang ka, hindi mo sabihin, kung ibig mo, pautangin mo ko. Kasi alam mo, baka ang isagot sa'yo, hindi nga, ayoko. Mas mabuti pang sabihin mong, pautang nga, diretso na, para mas mahiya siyang tumanggi, di po ba? Kasi kapag ang panguna mong sabi, kung ibig mo, parang nagbibigay puwang ka pa. Hindi sa ibig mo, kung hindi sa iniibig niya. Pero yun daw ang tunay na katapangan. Bakit? Hinahayaan mong siya, hindi ikaw ang masunod. Nagpaparaya ka pa, mas matapang daw po yun. Kasi minsan akala natin yung tapang, ikaw ang masunod. Ikaw ang mauna. Hindi. Sa pananampalataya, ang tunay na deboto, marunong siya magsabi, ano po ba ang ibig ninyo? Kaya nga, di po ba sa Ama namin, anong dasal natin lagi? Sundin ang loob mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Hindi ang loob ko, hindi ang gusto ko, hindi ang kaharian ko, kung hindi ang kay Jesus sa Sareno. Yan daw ang ikalawang katapangan. Ang tunay na matapang, hindi ikaw ang nasusunod. Hinahayaan mo siya ang masunod. Ngunit hindi lang yung ketongin ang nagpamalas ng katapangan at lakas loob. Siyempre, hindi rin padadaig ang ating pinakamamahal na Jesus Nazareno. Ipinakita rin niya ang ibang uri ng katapangan. Nung lumapit yung ketongin sa kanya, alam niyo po nung panahon na yon, ayon sa batas, pwede niyang ipahuli yung ketongin. Kailangan niyang tumakbo, kumaripas, lumayo. Naalala niyo rin nung pandemic, iba sa atin, masyado namang OA. Pag nadikit ka, kung makaiwas naman sa'yo, ganun na lang, di po ba? Naalala niyo yon? May mga ganun tao? Kala mo naman kung sino. Nadikit ka lang. Kulang na lang. Buhusan ka pa ng alkohol. Sprayan ka ng alkohol. Takot na takot sa atin. Diba? Ganun dapat ang gawin ni Jesus sa Sareno. Nung lumapit yung ketongin sa kanya, dapat lumayo din siya. Dapat pinagalitan niya, pinahuli niya. Pero ano ginawa ni Jesus sa Sareno? Hinawakan pa niya. At pinagaling. Matapang din yun. Kasi, delikado nga eh. Bawal nga eh. Hindi nga nararapat. Pero ginawa pa rin niya yun. Kung ano ang mas mabuti at mas makatutulong. Mga kapatid, mga kadeboto, yun daw ang tunay na matapang. Ginagawa mo kung ano ang tama. Kung ano ang mabuti. Hindi nasusukat pala ang tapang sa pataasan ng boses, palakasan ng hiyaw. Hindi raw yung matapang yung marunong gumitgit lang sa prosesyon, na kayang makapanik sa andas, makahila ng lubid, kayang itulak ang iba. Hindi raw yun ang tunay na matapang. Ang tunay na matapang, malakas ang loob, ipinakita sa Ebanghelyo ngayon. Malakas ang loob, ipahayag, sundin ang kanyang pananampalataya. Matapang malakas ang loob sapagkat nagpapaubaya kung anong ibig ng Diyos. Matapang malakas ang loob sapagkat ginagawa kung anong mabuti, anong tama, anong makatutulong sa kapwa kahit na parang hinahadlangan ito. Mga kapatid, ito ang ipagdasal natin ngayon upang ang ating debosyon tunay na maging bukal ng pagpapala at biyaya at himala. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, naririto na naman po kami, inyong mga alagad at mga deboto. Malakas ang loob lumapit sa inyo, bagamat marami kaming
pinagdaraanan, kahirapan at kakulangan, bagamat minsan sinusubok ang mga naniniwala sa iyo, narito kami, hindi namin ikinakahiya ang aming debosyon at lakas loob naming gustong ipakita, isabuhay at sundin ang aming pananampalataya. Itulot din po ninyo na maging buo ang aming loob, sundin kung anong ibig ninyo. Hindi lang yung nais namin, hindi lang po yung kahilingan namin, kundi alam po ninyo kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo rin po kami na magawa ang tama kahit na minsan mahirap, kahit na minsan maraming hadlang. Ipakita namin na ang aming debosyon sa inyo ay magtutulak sa amin, maging daluyan ng katotohanan, katarungan, pagkakapwa-tao, pagkakaisa, at pagpapatawad. Kami, iyong mga deboto, tunay na matapang, tunay na malakas ang loob, sapagkat katulad po ninyo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin niya ang ating panalangin, ang ating tugon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahog, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan at pakiusap sa Diyos. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa kotin ng trigo.
Nalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin itong aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo, isinasamo naming kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Ireneo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, mga deboto, hilingin natin na lagi nating masunod ang kalooban ng Diyos. Tayo ngayon ay umawit sa ating Ama sa Langit. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami
naturingang ang mga deboto, pero hindi kami sumusunod sa iyong kalooban. Hinihiwalay namin ang aming pananampalataya sa aming buhay, ang aming debosyon sa aming mga gawain. Patawad po kung hindi kami nagiging daluyan ng awa at kabutihan sa aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating kagalingan at buhay, ang ating pag-asa at lakas. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bye.
sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Announcement po, mabibili pa rin po ang opisyal imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta. At regular po tayo, buwan-buwan, tumutulong sa mga parokya, kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang deboto na tunay na matapang at malakas ang loob, ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Sumusunod sa kalooban ng Diyos at naghahatid ng kabutihan at kagalingan sa kanyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon at sumairin.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.